gusto kong tulungan yung mga taong gustong mag-apply sa lalabas. That's right. Diba sabi ko nga sa inyo, itong channel natin is more on tutorials, tips, para makatulong. Masali kasi ako sa mga Facebook groups sa Lala Move. And marami yung mga tanong doon na ikita ko sa mga groups. Like, paano ba makasali? Ilang araw ba bago ma-verify? Paano kumuha ng booking? Bakit may expiration yung certificate? Oo, yun. Mga ganyang tanong. Lahat yan, sasagutin natin ngayon dito sa Lala Move segment natin. Segment! First question, paano daw ba makapasok sa Lala Move? Ang kailangan mo para makapasok ka sa lalaw is kung gusto mo magmotor, ito yung mga kailangan na requirements. Yan. Pagka gusto mo naman MPV 300 kilograms, ito. And then, tignan nyo na lang ha. Tapos pagka gusto nyo naman ng light trucks na 1,000 kilograms, ito. Tignan nyo na, makikita nyo lang. Tapos yung 2,000 kilograms na light truck, eto naman siya. Ayun, malaki naman yan. Oh, sobrang na. Ayan yung mga isa sa kailangan mo. Siyempre yung sasakyan mo. Mm-hmm. Motor, sasakyan, trucks, pwedeng-pwede sa lalo mo yan. Sunod na kailangan mo is, kailangan mo ng smartphone. Either Android or iPhone. Kahit ano. Android or iOS. Kahit ano, pero ang recommended is mabilis. Mabilis. Kailangan mabilis yung internet mo. Oops. Ba't mabilis roam? Kasi pag mabagal, may hirapan magpindot. Kasi paunahan nga yan, di ba sinasabi namin sa inyo. Tama yan, kailangan minsan naagawan kami. Kailangan mabilis yung internet connection mo. Smooth yung processor ng phone mo. Kasi pag hindi smooth yan, talo ka. Mahirapan ka. Kasi hindi naman siya pang Facebook eh. So kailangan, invest ka na dun. Kasi pang, ano mo naman eh, pang hanap buhay mo naman. Babawi mo rin naman. Siguro yung mga phone na nagre-range yung 6,000 to 8,000, okay na rin yun. Next na kailangan mo, requirements. Katulad nung in-upload namin dun sa unang-unang video namin, kailangan mong magpasa ng requirements sa Lala Move. Unang requirement, driver's license. Kailangan yan. Hindi ka pwedeng bumiyahe nang wala kang driver's license. Sunod, NBI clearance. Yan, kailangan. Pero during ECQ, GCQ, inaalaw ni Lala Move na at least barangay clearance or police clearance yung ibigay mo. Sunod, kung hindi sa'yo yung sasakyan yung motor, kailangan mo magpagawa ng? Authorization letter. Kung sino? Kung sino ang may-ari ng sasakyan. Tama. Sunod is picture ng sasakyan, harap, likod, nakita yung plate number. Yan ang kailangan mo. And then, kailangan mo din ng 1x1 picture ata or selfie picture kung sinasabi nila dun sa app. Kailangan mo picture yung sarili mo na malinaw, plain background. Yan yung mga requirements sa lalo mo. Ang next step naman, pumunta ka sa website ng Lala Move. Doon makikita mo lahat. Ito yung website ng Lala Move. Yan. Ilalagay ko rin yung link sa description para pwede nyong pindutin. Pumunta kayo dyan, magsa-sign up kayo. Kailangan tama yung detalye. Kailangan double check nyo muna bago nyo yung pa. Tama. Double check nyo, lalo na yung license number ng sasakyan. Kung ano bang importanteng detalye. Yan. Last mo mag-sign up, download mo yung Lala Move Driver app. Yan. Pagka-download mo ng Lala Move Driver app, doon mo i-upload yung mga requirements mo sa Lala Move Driver app. Tapos, once na-upload mo na, pag-kompleto mo na lahat ng requirements mo, na-upload mo na siya, hintayin mo ma-verify ka ni Lala Move. So, pag na-upload mo na, ang sunod naman, magpapa-schedule ka ng virtual training sa Lala Move. Kaya virtual training dahil nga GCQ, ECQ pa tayo. May video silang isi-send sa'yo, may exam, so make sure na pinapanood mo at iniintindi kung ano man yung nandun sa training. Hindi yung sagot-sagot ka lang. Kailangan maintindihin lahat talaga. Ayun. So pag once na-kompleto mo na yan, pag virtual training ka, na-submit mo lahat ng requirements mo, hintayin mo lang na ma-validate ka at ma-verify yung information mo at mag-detect sa'yo si Lala Move na kung okay na. You're good to go. Yeah. Ganun lang kasimple mag-apply. Hindi masyadong hassle. Napakadali lang. Marami nagtatanong sa mga Facebook groups ng Lala Move kung kailan ba mabiverify yung account mo. As per Lala Move kasi, 2 to 3 business days lang yan. Nakadepende lang din kasi kung gano'ng kadami yung pending applications.
kung ilan yung mga nagpasa ganyan. Oo. Syempre first come first serve yun. Hindi naman agad ganyan. Oo. Tsaka dapat siguraduhin mo okay ang lahat ng requirements mo, walang problema na ipasa mo yung mga test sa virtual training para mas mabilis. Walang problema. Tama. Meron kasi mga nagtatanong, 1 month na sila, 1 week na sila, pero wala pa rin update. So, ganun talaga, hindi talaga ganun kabilis eh, dahil limitado rin siguro yung mga empleyado ng lalamove ngayon. Kaya hindi mabilis yung proseso. Hintay-hintay lang kayo. Darating din yan. Isa pa sa pwede nyong gawin para mapabilis yung pag-validate sa inyo is mag-chat kayo sa Lalamove Driver app. I-chat nyo yung CS para makapag-follow up din sila dun sa pending application nyo. Next question na nakikita namin sa mga Facebook groups ng Lalamove. Bakit daw may expiration yung certificate na binibigay nila? Okay. Bakit nga ba? Yung unang, kung ikaw ay na-validate na Lalamove at nagbigay na sila sa inyo ng certificate, makikita mo sa upper right corner, ayan o, na merong valid only, parang valid until this date or may expiration ng 7 days, technically 7 days from the day na binigay nila. Bakit meron? As per Lalamove, kaya may expiration date yan is para sa cash bond. Kailangan makapagbigay ka ng partial or full amount ng cash bond bago ka nila bigyan ng permanent certificate mo sa Lalamove. So, ganun lang yon. Tapos, meron pa ako nabasa na sobrang maling-mali. Nung may nagtanong kasi niyan kung bakit may expiration date, meron doon nagsuggest na i-edit na lang daw yung date ng Lalamove certificate. Mali yan eh, pwede kayong makasuhan doon dahil PDF file yan. Yes, pwede mo siyang i-edit through Photoshop. Kung ako gusto kong i-edit yung, kaya kong i-edit, pero hindi ko yun i-edit dahil mali yun, pwede mo naman hingin. Hingin mo lang naman. Hingin mo lang naman sa anila, wala nang problema. Huwag na kayong mandaya, mga idol. Gumawa tayo ng tama para hindi na magka-problema. Kasi kung in-edit mo yan, na-checkpoint ka, nagpunta ka ng checkpoint, in-edit mo yung date, meron pala nga kilala sa lalo, verify, expired na pala talaga. E di nahuli ka pa, pinihikin mo pa yung certificate. Huwag pa mababan, kasuha nga pa ng lalo. Tama. Pwede ka pang makasuhan kasi bakit mo ginawa yun? Pwede ka pang maulong. So pwede mo namang hingin, huwag mo lang gawin yung mga ganung bagay. Ano ba? Next question. Bakit walang booking? Paano ba mag-book? Bakit daw walang booking? Tinatanong ng iba. Kasi madalas na tinatanong nila or screenshot nila is yung home screen kung saan kumukuha ng order. Ito yan. Pag walang order, ganyan yung screen. Pero pag may lumabas na order, alam nyo guys, hindi nyo talaga makikita basta-basta yung order dahil isang pitik lang, meron ang kukuha ng rider yan unless sobrang busy ng... Kailangan nabilis ang kamay. Unless sobrang busy ng lugar, kahit marami kayong rider, sobrang daming order, makikita mo yan. Pero hanggat walang lumalabas dyan ng order, ibig sabihin, mayroong mga rider na nakakakuha agad or mahina dun sa area. Basta nakalagay dun active, hindi ka offline. Kasi ito yung tsura pag offline. Ito yung tsura pag active. Pag ganyan ka, hintayin mo lang may lumabas na order. Once nag-pop up, bilisan mo yung kamay mo, pindutin mo agad. Para makuha mo. Siyempre, kailangan mo rin tignan. Para mo malayo pala. Tama. Kailangan bago mo rin pindutin, alam ko naman, excited na excited kayong kumuha ng order. Pero siguraduhin nyo na kaya nyo bang i-deliver dun sa area na yun? Or walang abono na sobrang laki? Kasi ang record lang ni Lalamove na abono is up to 2,000 pesos lang. Kasi pag ma-assemble ka ng customer na yung hindi nagpapa-cancel, di ba? Oo. Oo, yan, maka-chamba ka ng scammer, nag-abono ka. Abono ka, tapos in-scam ka lang. Kaya siguraduhin mo na napabasa mo yung details. So bukod sa mabilis dapat yung kamay mo, mabilis din yung mata mo magbasa. Kasi wala kang oras para magbasa ng matagal. Oo. Saan ba ang top up? So top up, para para makakuha ka ng bookings, kailangan mo mag-top up sa wallet ni Lalamove. Dapat meron laging laman yung wallet mo kung gusto mo magkaroon ng order. Kasi pag mababa yan or walang laman yung wallet mo, hindi ka makaka-receive ng order. Paano ka magta-top up? Mag-setup ka ng GCash. Yan ang pinakamabilis is GCash. Setup ka ng GCash, download mo yung GCash app, mag-cash in ka, or kung may banko ka, transfer mo sa banko mo, going to your GCash. Tapos mag-cash in ka rin from your Lalamove Rider app to GCash. Ay, from GCash to Lalamove Rider app. So yun, ganyan mag-top up. Use your GCash app papunta ng Lalamove Driver app. Next question. Habang kitain ng Lalamove yung sinasabi nila sa mga ads nila. Kung siguro isa ka rin sa mga nakakita na kung ikaw ay motorcycle rider, pwede kang kumita ng 2,500 per day, 70,000 a month pag MPV,
150,000 naman daw bag light truck riders. Yun ang tanong, kaya ba ang kitain ng mga lalamove drivers yan? Ang sagot dyan, kung ako tatanungin mo, oo. Depende kasi sa yan eh, kung gano'ng kakasipag. Sige, sabihin na natin, isa yan sa pang market ng lalamove para makakuha ng rider. Pero bakit maraming kumaagad? Ang dami nag-apply. Sabihin na natin, hindi mo man makuha yung 2.5 per day, pero makakuha ka ng 1,000, 1,500 per day. Hindi na masama. Hawak mo yung oras mo. Depende na yan sa'yo. Diba? Kahit naman sa ibang trabaho, ganun din eh. Kung gusto mo mas malaki yung kinikita mo bukod sa basic pay mo, mas magsisipag ka. Kaya naman ka siguro. Magsipag ka lang, mabilis yung daliri, malapit kang dumiskarte. Kahit pa paano, nakakarami naman kami. Kahit pa paano, masaya. Masaya ako sa resulta, diba? Sa una, matumal. Siyempre, pagdating ng hapon yan, tuloy-tuloy. Hindi naman tuloy-tuloy, pero... Kailangan, hindi ka pwedeng mabilis ka. Oo. Antay-antay lang. Chill lang kayo. Kayang-kaya naman. Basta magsipag lang kayo. Tsaka, payo ko lang din sa mga nasa Facebook groups. Huwag nyo na masyadong pinagpo-post yung mga kinikita nyo sa mga Facebook groups. Kasi, kung ang intention nyo is to inspire them na kumita or magsipag pa, ang pangit kasi... hindi lahat ng tao naiintindihan yun. Ang nangyayari pa, parang nagagalit sila. Oo, nagagalit sila sa'yo. Kasi pinag-iaya mo sa akin. Yun ang pagkakaintindi nila. Kahit ang intention mo talaga is ma-inspire kayo sa akin na kaya kong kumitain to, kaya nyo rin. So, mas maganda na sariliin na lang natin yung mga kinikita natin. Yan yung mga madalas na tinatanong sa mga Facebook groups ng mga kaibigan natin na gustong mag-apply sa lalamove. Sa mga nag-apply, good luck sa inyo. Sana makapasa kayo. Once nakapasa kayo, mag-ingat kayo lagi sa pagmamaneho. Importante pa rin ang kaligtasan natin para sa sarili natin at para sa pamilya natin. Alam ko kaya kayo nagtatrabaho or gusto nyo magtrabaho sa lalamove para sa pamilya nyo. So, importante pa rin na buhay kayo para mabuhay nyo ang pamilya nyo. So, yun. Kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo sa baba. Pwede nyo rin kami, i-message sa Facebook page namin. JNA Vlogs PH. Yeah. Yun. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa video na ito.